Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat sa pamamagitan mo rin umantong sa wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal.
Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsaliksi ng banal na aral ang utos ng poon. Siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po tayong lahat. Kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Natuturi kami sa Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin
ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes. At paalala po, tayo po ay nasa ng Kwaresma. So para yung no yung mood no yung ora natin dahil nga sa dami ng nangyayari sa paligid, baka nakakalimutan o makalimutan natin na ito yung mga panahon na dapat tayo po ay mas nagiging mahinahon, mas nagiging madasalin, mas nagiging matulungin. So, para lang, no, yung, kasi may kanya-kanyang panahon, so, pagigiitan ko po, di ba sabi ng mga matatanda, no, pag sinasabi, ano ka ba, Kwaresma ngayon, bawal magsaya, yung mga ganong bagay. Kasi nararamdaman, no, nararamdaman sa paligid, kung ano yung yung pinagdiriwang o ginugunita natin. Kaya po, no, sa pagpasok natin, no, pero in case lahat po, no, sana mas maging buo sa iyong isipan at maging buo ang iyong desisyon na gagawin sa mga susunod na araw. Nililinaw po ni Jesus sa atin pong ebanghelyo ngayon, ang sinumang nagnanais sa akin o sumunod sa akin. Pero tiyakin natin, alam mo ba talaga ang papasukin mo, ang susundan mo? Kasi sabi ni Jesus, ang anak ng tao magdadanas at magtitiis ng maraming hirap. Itatakwil, no, na matatanda ng bayan, ipapapatay, pero muling mabubuhay. Alam mo ba ito? Kasi kung ang sinusundan mo nagsasalita na kailangan niyang maranasan at magtiis ng maraming hirap, ganun din tayo. So kung dasal ka ng dasal, pero hindi ka gumagaling sa iyong sakit, sinasabi marahil ngayon, kailangan mong magtiis. Kasi pag, di ba, no, madalas pinangihinaan tayo, tapos nagdududa tayo kasi nga, dasal tayo ng dasal, parang hindi naman tayo pinapakinggan ng Diyos kasi ang gusto natin, gumaling. Dasal ka ng dasal kasi ang gusto natin, yumaman. Kasi hirap ka na, pakiramdam mo, hirap ka na sa buhay na ito. Ang tagal-tagal mo nang namumuhay sa kahirapan. Pati yung mga responsibilidad mo, parang hindi na natapos. Yung mga problema mo, parang hindi na rin natatapos. So baka po, isa ito sa no, sagot. Hindi sa gusto ng Diyos na maghirap ka, kundi inaanyayahan ka ng Puong Nazareno na sumunod sa Kanya sa pamamagitan niyan. Hindi yan parusa ng Diyos, pero yan ay para bang pakikibahagi mo, pakikibahagi natin at pagtugon sa panawagan ng Puong Nazareno. Di ba? Malinaw naman. Ha? Pero kailangan mong magdesisyon. Kaya nga sabi sa unang pagbasa no, sa aklat ng Deuteronomio, sabi dito, nasa inyo ngayon ang pagpapasya.
kung anong buhay ang pipiliin ninyo, buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Pag sinabi mong buhay at kasaganaan, kung gusto mong sumagana, ang sabi naman, manatili kang tapat at sumusunod sa mga kautusan. Kung ano yung nilalakaran ng Diyos, lakaran mo. At doon, pagpapalain ka ng Diyos. Sa una, parang kabaliktaran, kasi bakit ganun? Sumusunod naman ako sa Diyos. Pero bakit may hirap? Bakit ang hirap? Eh, yun na nga yung sinabi ni Kristo, ang anak ng tao dapat magtiis ng maraming hirap. So kung para lang, alimbawa, no, pampakonsuelo, sakali lang na nalilito ka, no, pampakonsuelo na nasa tamang daan ka, yung tinatahak mo. Kung sakaling may problema ka, sakaling mayroon kang nararamdaman, pero nananatili kang gumagawa at sumusunod sa utos ng Diyos, nasa tamang direksyon ka. Kasi marami po yung biglang bumibitaw kasi ayaw ng hirap. Kaya kahit baliin, suwayin ang utos ng Diyos, parang okay lang. Kasi ito, pag gumawa tayo ng masama, kapag tumanggap tayo ng pera mula sa masama, eh, sagana ka naman, buhay ka naman. Sana po buhay pa yung mga salita ng mga matatanda na sinasabi natin, di bali ng magdildil ng asin, wag lang kumain ng galing sa masama. Buhay pa ba yon sa ating mga diwa? Yung prinsipyo, yung dignidad. Kasi malinaw sa atin na mas mahalaga ang sumunod sa kautusan ng Diyos at pinanghahawakan natin yung pangako niya na pagkatapos ng hirap dito sa mundo dahil sa pagsunod sa kautusan at kagustuhan ng Diyos, may buhay na maginhawa na naghihintay sa atin. Kaya magpakatatag po tayo, anuman ang pinagdaraanan mo, isipin mo lagi, kasama mo din dyan ang Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Jesus upang sumunod sa Kanya, magpasan ng krus katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ang ating pong itutugon, Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway, maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway, mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi. Manalangin tayo. Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkos ay makaranas ng pagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway, makatagpo ng mga taong
handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, lobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Yung sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa damba na ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagdulat sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanahang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan, huwag tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
ibigin. Paano di ka patawarin? Bago man isilang sa lupa, ika'y akin ang inaruka. Paano ako'y iyong lisanin? Paano ako'y iyong limutin? Pagtawad ko sa iyo sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso hanggang pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, hanggat pa rin ang piling mo. Paano di kita ibigin? Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo asa magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pahundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque,
Ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.